Magandang araw po muli sa atin mga sir. Welcome back po muli sa aking channel. At ngayong araw po ay ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol po dito sa diagram ng ating medium driving light with passing stock horn. Yan po. Mayroong nag-request po sa atin ng ganitong diagram at mag-i-install daw po siya sa kanyang motor ng mini driving light. Ang gagamitin niya pong passing light ay yung kanyang stock na busina. Ang problema po ay yung kanyang busina ay isang negative trigger. Yan po. Ito pong diagram na ito ay ibabahagi ko po sa inyo yung kanyang wirings. Yan po. Kung paano natin iwawiring itong diagram nitong MDL na babagay dito sa ating stock na busina kapag negative trigger. Yan po. Hindi ko na po papatagalin itong aking video na ito at ibibigay ko na po sa inyo ang kanyang mga connection. Sa ating mini driving light, gagamit po tayo ng dalawang relay. Yan po. May 30, 86, 85 at saka 87. Yung dalawang 30 ay pagsasamahin na natin at ilalagay natin ito sa positive ng ating battery na dumaan sa fuse. Yan po. Yan. Pagpasensya nyo na po kapag medyo mabilis po ang aking pagpapaliwanag. Yan po. Yung 30 at yung dalawang 30 nilagay natin sa ating positive ng ating battery. Yan po, na dumaan sa ating fuse. Yan po. 10 amp. Yan po. 10 amp na fuse po ang ating gagamitin. Yan po. At dito po sa dalawang relay na ito. Yan po. Dito po sa relay na ito, yung 85 at saka 86, ito po ay ilalagay natin sa ating accessories wire. Yan po. Ilalagay natin to sa ating accessories wire. Yan po. Accessories wire or positive supply. Yung ating 85 at saka 86. Tapos itong 86 at saka 85, ito yung ilalagay natin dito sa ating tri-switch. Yan po. Dito po sa ating tri-switch, may tatlo pong wire yan. Yung kanyang common po dito sa tri-switch, dito po magbabago po tayo ng connection dito sa ating tri-switch. Yan po. Yung ating tri-switch, yung kanyang common, yan po. Ito ay ilalagay natin sa ating ground. Yan. Yan po. Ilalagay natin siya sa negative. Yan po. Kayo na pong bahala kung gusto nyo ilagay sa negative ng inyong battery o sa negative wire ng inyong mga motor. Yan po. Yung kanyang common ng ating tri-switch, ilalagay natin sa ground or negative. Yan po. Tapos yung low at saka high ng ating tri-switch, dito natin ilalagay sa magkabilang relay natin. Yan po. Yan po. Yung 86 sa kabilang relay, ito yung low. Tapos yung kabila, yan po. Dito naman sa 85, ito na may magsisilbing nating high ng ating mini driving light. Yan po. Tapos yung 87 ng ating relay, yung magkabilaan, ilalagay na natin dito sa ating mini driving light. Yan po. Yan, mini driving light dito na. Yan, sana po ay nasusundan nyo po. Yan po, yung dalawang 87 ng ating relay na connect sa ating mini driving light natin. Dahil sa ating mini driving light, pag 3 wires, yung isa negative, yung isa low at saka high. Yung yan po, bali tatlong wire po. Yan po. Ganyan po ang connection nating mini driving light. Binaligtad po natin yung trigger ng kanyang tri-switch. Yan po, yung kanyang common. Ang naging common po niya ay negative. Tapos yung dalawa po na sa ating relay, ginawa natin ang positive supply sa ating accessories wire. Yan po. Kadalasan po kasi natin nakikita sa ating mga ibang mini driving light, ang ginagamit nilang supply sa ating tri-switch ay accessories wire or positive. Dito po sa diagram na ito, aking ibinaga sa inyo, ang kanyang supply ay negative. Yan po. Para po babagay po dito sa ating busina na negative trigger. Yan po. Dito naman po tayo sa ating busina. Yan po. I-renewing ko na rin po yung kanyang busina para hindi po kayo malito kung paano natin siya i-connect sa ating mini driving light. Yan po. Kapag negative trigger ang inyong mga busina, yan po. Ang ibig sabihin po pag negative trigger, negative po yung supply na dumadaloy sa kanyang switch. Yan po.
Ito po ang isang wire nito, kasi dalawang wire po sa inyong mga busina. Yung isa po dyan ay yung kanyang supply or negative. Yan po. Negative po siya kumuha. Tapos yung isang wire sa ating busina ay papunta yan sa ating stock na busina. Yan po. Sa stock na terminal ng ating busina, yung sa pin. Tapos yung isang pin ng ating busina, papunta yan sa ating accessories wire. Yan po. Ano-ano ba yung mga accessories wire ng ating mga motor? Yan po. Kapag Yamaha, light brown. Kapag Suzuki, orange. Kapag Kawasaki, brown. Kapag Honda ay black. Yan po. Ano-ano naman yung mga negative trigger ng inyong mga busina sa bawat motor? Yan po. Yung Yamaha po, ang trigger ng inyong busina ay pink. Kapag Suzuki, kulay green. Kapag Kawasaki, black. Yan po ang mga trigger wire ng inyong mga busina. Itong tatlong ito na brand ng ating mga motor ay negative trigger ang inyong mga busina. Yan po, sana po ay maliwanag po sa inyo. Yan, nilagay ko naman po yung mga bawat wire ng kulay para po hindi na po kayo magtatanong. Yan po. At dito naman po sa ating passing light, gagawin nating passing light yung ating mini driving light with dito sa ating stock na busina. Yan po. Dito po ay gagamit lamang po tayo ng diode. Yan po. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng diode, yan po, ipa-flash ko na lang po sa screen at kung paano natin gagamitin itong diode na ito. Yan po. Sa diode na ito, makikita nyo po dyan yung diode, may kulay gray na marking o linya na kulay gray. Yung kulay gray na yun ay ilalagay natin dito sa ating stock na busina sa kanyang trigger wire. Yan po, yung trigger wire ng ating stock na busina kapag negative trigger. Yan po. Yung may gray marking, itatap nyo dyan sa ating trigger ng inyong mga busina. Tapos yung kabilang ng diode, ito na yung ilalagay natin dito sa ating na-desisyonan na passing light. Kung dilaw o kulay puti ang inyong magiging passing light sa inyong mga mini driving light. Yan po. Sa kabilang relay, ito na sa ating high. Yan po, kadalasang ginagamit natin sa high ay kulay puti. Itatap natin siya dito sa 85 ng ating relay. Yan po. Para kahit papano, dumaan pa rin po yung supply sa ating relay. Yan po. Yan po, kada busina natin, yan po, magpapasing yan. Kahit nakapatay yung ating mini driving light, yan po. Magpapasing yan. Bakit natin nilagyan ng diode? Baka po may magtanong, bakit ko po nilagyan ng diode ito? Kasi po, pag hindi natin nilagyan ng diode yan, isipin nyo po, pag walang diode, kapag nag-trigger po yung high ng ating mini driving light, maapektuhan yung ating stock na busina. Tutunog naman yun. Yan, tutunog yung ating busina. Kasi dire-diretso yung linya niya, yung kanyang kuryente dito. Yan, pupunta sa ating stock na busina. Yan po. Kaya ang purpose nitong diode natin, para ma-block yung current na pupunta dito sa ating busina. Kaya po, nilagyan natin ng diode. Yan po. Bakit nga ba ganyan ng diode? Yan po. Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung purpose ng diode natin. Dito po sa diode yan, may dalawang klase po yan, yung anode at saka yung cathode. Yan po. Pag dun sa purong black, ito po yung positive. Yan po. Kapag sa may gray marking, nandyan yung kanyang negative. Kapag ipinasok nyo dito yung positive sa kulay black ng sa diode, kapag pinasukan nyo ng positive yan, paglabas niyan, positive pa rin. Yan po. Yan ang purpose ng diode natin. One direction lamang po ang kanyang kuryente ang dadaan dyan. Kapag dito naman sa ating kabilang diode, dito sa drawing, yung kanyang cathode tsaka anode. Pag yung pinasok nyo yung negative dito sa ating cathode, yan po. Pag ganyan din po yung negative, lalabas din yung negative yan dyan. Isang direction lamang po. Kung anong pinasok mo na dito sa ating cathode, yung negative, lalabas din yan, negative, yan po. Ganyan po ang ng ating diode. Kapag dito po, pinasok mo yung positive dito sa may gray marking, hindi po lalabas yung supply niyan. Kasi, bablock niya yung current. Yan po. Kasi nga, negative dito.
na negative lang yung i-allow niya dito sa cathode. Pag dito naman sa anode, pag sinupply mo ng negative yan, hindi rin pwede kasi positive lang ang i-allow niyang dadaan dyan. Yan po. Ganyan po ang purpose ng ating diode. Yan po. Yan po. Paano natin siya gagamitin sa ating motor. Yan po. Po, sana po ay naunawaan nyo po yung aking diagram tungkol dito sa negative trigger na ating busina. Yan po. Kapag hindi naman ganito yung supply ng inyong mini driving light, yan po, ipapakita ko po sa inyo kapag positive yung naging trigger ng inyong mini driving light, yan, ipapakita ko po sa inyo kung paano. Yan po. Kapag ganito po yung inyong mini driving light, positive yung kanyang common, yan po, titignan nyo po yung pagkakaiba. Yung 85 at saka 86 dun sa una nating diagram, ilagay ko sa accessories wire. Samantalang ito naman ay nilagay ko sa ground. Kasi yung trigger ng ating dalawang relay ay positive. Yan po. Kasi yung kanyang common, kumuha sa kanyang accessories wire. Kaya nangangahulugan yung kanyang trigger ay positive. Yan po. Tapos yung halimbawa, ang kanyang busina ay negative trigger. Yan po. Gagamit tayo ng relay. Yan po. Dito po sa ginamit ko ay mini relay. Yan po. Ganyan naman po ang gagawin nyo. Yan. Sa ating mini relay, yan po. Yung kanyang yung 86 at saka 30 sa mini relay, nilagay ko sa ating accessories wire. Tapos ang magiging trigger nya na ay yung 85. Yan yung i-connect natin sa negative trigger ng ating busina, yung trigger ng wire. Tapos yung 87 sa relay, nakakonect pa rin dito sa ating relay, sa 85, sa trigger wire ng ating mini driving light naman. Ganyan po ang gagawin nyo kapag gusto nyong gumamit ng relay, kapag positive trigger ang inyong mini driving light. Yan po, yung trigger ng inyong tri-switch. Yan po. Ganyan po ang magiging diagram nya. Ay, sana po ay naunawaan nyo po ang aking paliwanag tungkol po dito sa dalawang klase ng ating diagram. Yan po. At sana sir, shout out sa iyo sir, sa nag-request po ito. Sana po ay may apply mo ng maayos sa iyong motor. Yan, ito na po yung diagram na iyong nire-request. Yan po. At yun lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay huwag po kayo magsawang manood sa aking mga ina-upload na video. Yun lamang po at God bless.